Magandang araw sa inyo, mga banateros at mga iskolar. Uy, iskolar! Nako, magandang pag-uusapan natin ngayon. Exciting! Alam nyo po, eto lang ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo po, na-iskolar na po ako. Ano ibig sabihin na na-iskolar? Sabi ko nga sa aking title, I made a choice. Namili na ako at tatayuan ko ito. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo itong bagay na panimula. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ibig bang sabihin niya, banatbay, panatiko ka na ni Isko? Ibig bang sabihin niyan, hindi mo napupunahin si Isko? Ibig bang sabihin niyan, hindi ka na magbabago sa yung decision in the future? Ganito lang yan, ha. Una sa lahat, sabihin ko lang sa inyo na meron akong bibigay na tatlong dahilan kung bakit po ako nais ko. Okay? Tatlong dahilan. At kung itong tatlong dahilan na ito ay in the future magbago si Isko, abay, magbabago din po ako ng desisyon ko. Bakit po? Hindi po ako panatiko. Ako po ay nakatingin sa prinsipyo at sa issue, hindi ho doon sa tao. Yan o, kasing hirap sa ating mga Pilipino. Kailangan it's either dilawan ka, pinkihan ka, o kaya pulahan ka, o loyalista ka. Hindi ho, sa akin ganito lang. Sa ngayon, ito decision ko dahil ito ang nakikita ko. Ang tao maaaring magbago. Pwede magbago sa kabutihan, pwede magbago sa kasamaan. Halimbawa, dati ho, di ba, ang dami nagsasabi, akala ko ba dati binabanatan mo si Isko? O may ginawa siyang mali eh. So, binanatan ko siya. Pero ngayon, nagbago siya. Abay, sa tingin ko, napapanahon na rin na ihayag ko ang aking saluubin o opinion. Ang akin lang naman ho ito. Just think about this, okay? Tatlong bagay ho. Okay, number one. Action more than words. Okay, number one yun. Alam nyo, lahat ng politiko, pagparating na ang kampanya, ay tumatamis ang kanilang sinasabi. Gumaganda ang kanilang sinasabi. At nambobola sila sa mamamayan. Nanliligaw sila. At ang hinahanap ko sa kandidato ay magtutugma yung kanyang sinasabi sa kanyang nagawa. Kasi sa akin, kung wala namang nagawa ang isang kandidato, kahit gaano pa kagaling magsalita, katamis ang salita, baliwala ho yun. Halimbawa, nung panahon ng 2016 election, kita naman natin, napakagaling sumagot ni Pangulong Duterte. Napakaganda niya sumagot. Pero, meron ho kasi siyang exhibit. Yan ho yung Davao. Maayos ho eh. Maayos ho yung Davao na magpa-back up dun sa kanyang sinasabi. Halimbawa lang, ganito ha, kasimple. Sabihin na natin, kasing galing ni Duterte si Binay, magsalita. O, sa amin, bawal lang ano, ang kriminalidad mababa. O ganito, ganito. Eh kung hindi naman nagtutugma yun sa Makati na kanyang pinamunuan, baliwala din ho, baliwala lahat ng sinasabi niya. Dali lang, makapasok na naman tayo sa tunnel. Pero kung yung Makati ay maganda, tulad ng sinasabi ni, kunwari ni Binay, eh di okay. Kaya ang problema kasi iba yung sinasabi niya at iba yung nakikita ng tao. Iba yung resulta. Diba? So, definitely, eh yun ay sa akin, isablay. Eh si Isko po, tiningnan ko, inaral ko lahat. Inaral ko yung mga speech niya,
video niya noong 2016. Ay, sorry, 2019 pala. Nung siya ay nanalo ng pagka-mayor at yung bago siya manalo ng mayor. Yung pangako niya noon, natupad niya. Yung pangako niya is actually, sabi pa nga niya, although, ay, chinek ko din ito, yung sinabi niya na more than 100% ng pangako niya ay natupad. Chinek ko din, totoo nga. Chinek ko yung kanyang mga speech noon, consistent po siya sa mga sinabi niya noon at hanggang ngayon. Same pa din, hindi nagbabago. At kung anong sinabi niya noon, nangyari. So, first, dahilan ko, yung action, more than words. Okay? Yung, wala, banggaan, naku. Yung pangalawang, konsiderasyon ko, o yung dahilan kung bakit ko siya nagustuhan, ay ganito lang kasimple. One way or another, we have to choose kung sino magiging presidente natin. Hindi ho tayo pwedeng, hindi na lang ako boboto kasi wala na si Senator Go. Hindi ho. Mangyayari niyan. Sabi nga di ba yung lagi niyang kinukote na parang ang nagiging problema ay yung hindi ka, yung ang tao daw ay hindi gumagawa ng something kahit nakikita niya nang may mali. Ganon din ho yun sa pagboto. Pag pinabayaan natin yung boto natin at hindi tayo bumoto at hindi tayo namili ng presidente, para mo na rin sinabing papanalunin natin yung ayaw natin. Diba? So mamimili tayo dito sa lima. Whether we like it or not, mamimili tayo doon sa mga kumakandidato. And sa lahat naman ng kumakandidato as of now, tiningnan ko, based din sa kanilang records and based sa kanilang sinasabi, sa tingin ko, si Isko na ho yung pinaka-angat sa kanilang lahat. Sa tingin ko lang ho, yun ang aking opinion. Based ho doon sa kanilang mga achievements, based ho doon sa akin nakikitang tayo nila, ugali nila, attitude nila sa interview, si Isko ho yung may totoong uniting factor. Pag dilawang ka, o di kaya pulahang ka, loyalista ka, gulo eh. Gantihan ang gantihan. Dito kay Isko, walang ganon. Ito na yung pinaka, sa tingin kong, mag-unite sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Okay? Pangatlo, sa tingin ko ay yung very hindi pwedeng ma-compromise sa akin. Sabi ko nga sa inyo, politics is just part of my life. But more than that, it's my belief or conviction ko sa paniniwala ko sa Diyos. Nagtugma ho doon sa paniniwala ni Isko. Akala ko yung God first, kanyang pautot lang. Alam nyo, panoorin nyo ho yung aking video patungkol dun sa abortion. Doon, nanindigan si Isko kahit dinudurog na ho siya ni Boy Abunda. Kasi wala akong masamang ginawa si Boy Abunda. Ano niya yan trabaho niya bilang nag-i-interview. Kahit pilit siyang pinupush doon sa abortion, hindi ho bumigay si Isko. Unlike yung kay BBM, kita nyo naman, di ba? Natawa ako . Ang basihan ng kanyang pag-yes doon sa abortion, sa rape, and doon sa ibang instance, it's because of the statistic of a Boy Abunda. Aba, kung ikaw ay bright, dapat man lang dinouble check mo muna yung statistics, hindi, naniwala ka kagad. Tapos, aside from naniwala ka kagad, nagpadala ka na kaagad. Hindi ho pwede talaga, it's no.
Kung gusto nyo pang malaman yung aking explanation dyan sa abortion, meron po akong video dyan. Panoorin nyo po. Hindi ko talaga pwedeng makakompromise sa akin yun. Ang paniniwala sa Diyos. Sorry. Ayokong i-remove si God pagdating sa decision ko sa pagkapangulo. Kung sino yung tatakbong, kung sino yung boboto ko sa pangulo. Naniniwala kasi ako, sabi sa Biblia, di ba, righteousness exalts a nation. It's, hindi ho yung matalino exalts a nation, hindi. Oh, yung magaling magsalita would exalt a nation. Hindi. Sabi doon, righteousness exalts a nation. Ibig sabihin, yung tuwid ng pamamalakad o yung tuwid na tayo sa prinsipyo sa Diyos. So, yun po. Yun po yung tatlong bagay. Oh, dito na tayo sa expressway. So, mamaya na uli, ah. Kasi, bibilisan na natin! Eto na nga, nandito tayo. Nalimutan ko yung sombrero ko, kaya ito na lang muna. Para hindi naman makintab, di ba? Anyway, papaayos lang natin yung ilaw natin. Pero bigyan natin sila ng alcohol. Mocha at alcohol. Boss, alcohol. Uy, thank you, uy. Timo mo. Ganda yan. Mocha parties talaga. Uy, boss, bigyan ko sa'yo alcohol. Ay. Uy, thank you. No. Si Sir Paolo. Ay. Si Sir. Bigyan natin sa kanila, oh. Bigyan natin sa'yo. Ayun, bigyan natin. Thank you. Sumuha ka pala tayo. Oo. Mukha ka party list. Mukha party list. Kanya to? Siya ang person nun, eh. Oo, siya ang person nun. Nice. Sir, pa-shoutout. Ay. Shoutout. Sana makita kami sa channel. Yan, ano? Ganda ng pwesto namin dito, oh. Ano, alo? O, diba? Hindi, pero may checkpoint din kanina. Dadiretso lang ako. Sama nyo lang kami, ha? Magkakape-kape dito. Relax lang. Ganda dito, eh. Sa may daang hari. Malapit din dito yung racing world. Ganito yung, ano ko, yung pangarap ko sa buhay. Magkaroon ng ganitong coffee shop. Yung malaki lang yung parking space, tapos eh, yung kapihan is al fresco lang. Preskong-presko. Sobrang yabang. Kaya presko. Dito tayo para medyo syala sa ganitong upuan. Oh, aray. Grabe yung salad nila. Mahal nito. Ganito kaliit lang. Ano appetizer? Pakita ko yung order to, ha? 250? 30 pala, 230. Ang liit to. Appetizer. Dambulang pinulot sa tabi-tabi. Ang kape masal. Stop. Kayo ba? Kayo ba? Ang liit. Pati yan, ang liit. Ay, tubig ko. Tinan mo na. Tubig ko. Ginawag akong dalawang tubig. Wala. Mangyay na kumain ng gulay ang mga hamster. Performance will start momentarily.